It's me again! I'm back! Eto na naman ako guys, teka muna, makate. Di ako... It's me again! I'm back! Eto na naman ako guys, teka muna, makate. Di ako nagpalit ng damit. Di rin ako nagpalit ng makeup. Because, inano ko lang itong opportunity to sit here para makipagkwentuhan sa inyo. Because mayroon ako sa inyo isi-share na talaga naman, kaya muna tayo nito. Alam nyo, paborito ko to. Pero hindi ito yung topic natin. Pero kaya nito sa Pilipinas? Fritos. Flavor Twisted Honey Barbecue. Sarap. Promise. Ano siya eh? Tingnan nyo ba? Twisted. Sarap. Okay. Ito. Ito ang topic natin ngayon. Kundi na itatanong mula nung nag-ano ako nag menopause ako, ayan, tumaba na ako. Dati na ako mataba, tumaba pa lalo. Hindi paano ba yun sasabihin ko sa inyo, hindi ko nawala tuloy akong bigla. Meron lang ako i-share sa inyo. Kasi, kalimitan ng mga kasing edad ko, nahihirapan sila matulog. Lalo sa gabi, ang hirap ng matulog dahil ang dami mong iniisip. Tapos, tawag dito, marami kang iniintindi sa buhay, yung mga problema, responsibilidad, and everything. Ngayon, naaapektuhan ang pagtulog natin. Katulad ko, may mga times na hindi ako agad talaga makatulog. Minsan buong magdamag, gising ang diwa ko. Promise, talagang gising na gising. Pero, meron na akong natuklasang solusyon na kung gusto nyo talagang antukin kayo at marelax ang katawan nyo, mag-shot kayo ng red wine. Maraming red wine, I know. Pero, yung ibang red wine, pag yun ang ininom ko, kinabukasan masakit ang ulo ko, may hangover ako. Kaya hindi ako masyadong umiinom nung although paborito ko yung Carlo Rossi, gusto ko yun eh. Medyo nagkakaroon ako ng headache kinabukasan, kaya naghanap ako ng iba. Ito, paborito to ng manugang ko, si Jonathan. And he shared with me this red wine. Ang pangalan niya ay Apothic Red. Yan, guys. Tignan nyo, guys. Talagang Apothic Red. Basahin natin, ha? Itong red wine na to ay pagkasarap-sarap. Lalo pagkamalamig. Gustong-gusto ko siya. Tapos, sabi daw dito, basahin ko ha. Apothic Red. Inspired by the Apotheca. Apotheca. A mysterious place where some of the earliest wine was blended and stored. Apothic Red is a bold red blend crafted with intrigue. Our winemaker masterfully creates a smooth blend where rich layer of dark fruit emerge complemented by hints of mocha and vanilla. A long smooch finish opens your night to endless possibilities. Apothic Red. Ayan, guys. It
ito talaga naman kung kayo'y may problema sa pagtulog or gusto nyo mag-relax. Gusto nyo kahit ba isang Sunday lang na talagang gusto nyo relax na relax kayo pagkatapos ng mahabang trabaho, pagkatapos ng office hours, or anything na ginawa nyo na napagod kayo, nagtrabaho, nag-shopping, namasyal, pag-uwi nyo ng bahay. Ito sa Costco namin binibili. Meron din sa Walmart, sa Target, and everywhere. I'm pretty sure sa Pilipinas, mahahanap nyo itong Apothic Red. You try this. Talagang makakahimbing kayo ng tulog. Nga pala, yung friend ko, hey, shout out sa iyo. Alam mo na kung sino ka. You need this in your life. Apothic Red Wine. Ano siya eh, nakasealed pa to. Actually, bumili ako ng apat, nasa taas yung tatlo. Kasi nagsha-shot-shot kami ron. Ito, nandito sa aking room, sa aming kwarto. Kung hindi ako makatulog, magsha-shot ako nito. And after a few minutes, hulaan niyo, nasaan na ako? Nasa cloud nine na ako noon, natutulog na at naghihilik na. Tapos, kung gusto nyo, magkulutan kayo. Actually, hindi. Inunguya-nguya ko lang to kanina pa. Na talagang ang sarap kasi. So, guys, walang biro. Subukan nyo to, itry nyo. Doon sa mga friends ko sa Pilipinas, kung pwede lang magdala ako, kaso mabigat eh. Pero marami yan dyan, for sure. Mura lang ito. Mga, kan ba? Siguro mga $15. Kano yung $15? $10 is 500 pesos. Plus 250. Siguro, di ko alam, hinuhulaan ko lang kung magkano. Baka mga 300 pesos lang ito, or 500 pesos. Ah, hindi. Hindi 300, sorry, mali yun. Siguro mga 10 dollars kasi 500. Mga 800. Sabihin na natin, okay. I-round up natin. Sabihin na natin, 1,000. 800 to 1,000 pesos. Not bad, diba? Palagay ko yan, may mga 1,000 mahigit ito kasi may tax pa dito and everything. Malamang mga 1,500 ganyan sa Pilipinas. Not bad, hindi na masama ito sa red wine. Hula ko lang po yun ha. Pero gusto ko talaga kayong kumbinsihin, lalo dun sa mga friends ko na sinasabi palagi, nako, pag tumanda ka na, hindi ka na marirelax, hindi ka makakatulog, maaga ka magigising dahil ganun talaga pag tumatanda na, ganyan-ganyan, etc., etc. Mali po tayo doon. Meron pong lunas, meron pong pamamaraan. Pag tayo hindi makatulog, ibig sabihin, hindi relax ang mind natin, hindi relax ang muscles natin. Ito, patutulugin ka ng mahimbing, i-relax niya ang muscles nyo, at i-relax niya ang isip nyo. Para naman akong, para naman akong binayaran itong Apothic Red na to, para i-commercial at kumbinsihin kayo lahat. Pero kidding aside, walang biro. Gusto ko itong i-share sa inyo, lalo na dun sa mga mami, na mga talaga namang mga kumari ko pati. Mari, bakit ganun? Pag tumatanda na, hindi ka na makatulog, tapos kulang na nga yung tulog mo, sa umaga naman, ang aga naman ang gising mo. Pag uminom kayo nito, black daka. Ibig sabihin, bukas ng umaga, mag-good morning na lang sa'yo, si Mr. Sun. At ang ganda ng gising because of this Apothic Red. Mamaya iinom ako nito bago matulog para masarap ang pakiramdam.
paghiga mo sa kama. Hindi na yung tipong biling ka ng biling. Hi! Come here. Say hello. Andito ang aking apo. Say hi. Hi. My Jill. My pretty apo. How's school? Good. What did you eat? Milano. I eat Milano. What is Milano? It's this type of cookie. Oh, cookie. And what else? Grilled cheese. Oh, grilled cheese. And did you finish it? And when you arrived here, Mama prepared what? Spaghetti? Did you eat spaghetti? I'm eating right now. Oh, okay. Oh, you finish your food, okay? And I'll see you later. Bye. Bye-bye. Yan si Jill, ang aking apo. But anyhow, guys, sorry, nag-interrupt siya. Pero okay lang po yun. Basta sa apo, ako talagang, I will give my all, my heart and soul. Pero, apotik muna tayo. Okay, guys, cheers!